Hello sa mga Nostronautics worldwide. Ayan, so first time kong gagawin to. Ako po mismo ang pumunta dito sa isang pamilya para matulungan sila at alamin namin ang totoong pagkamatay ng kanilang anak. Darling, pwede ka mag-drawing? Pwede mo ipakita sa akin kung anong ginawa sa'yo? Drawing ka nga, beta, tapos pakita mo kay tita kung anong ginawa sa'yo, paano ka tinakot. Nung hinawakan ko yung bata, pinaramdam sa akin na may pinapakita sa kanyang knife. So habang nakatayo siya, may pinapakita sa kanyang knife. And tinitingnan ko yung CR banda kung pinipilit ba siyang pumasok doon or kaya takutin. Titingnan natin kung anong ipapakita sa akin ng bata. Kung magmamatch ba yung naramdaman ko kanina. Darling, sino to, darling? Sino to? Sino daw yun? Ikaw yan. Ano yung hawak mo? Kuchilyo. Hawak ka kuchilyo? Bakit hawak ka kuchilyo? Bakit hawak ikaw kuchilyo, anak? Sino nagpakita sa yung hawak ang kuchilyo? Hindi mo maalala. Hindi mo maalala? Pero pinakita ang kamay hawak na kutsilyo. Ano pa, anak, be? Patingin pa, ano pang pinakita sa'yo? Ni-drawing ka. Ay, yung kinakatakutan mo, darling, pakita mo sa akin. Drawing mo. Ha? So, eto nga. Babaeng itsura, nakatakip yung buhok sa harap. Ibig sabihin nito, ating malinaw sa akin, na tinakot yung bata, na siguro may hawak siyang kutsilyo, tapos tinatakot na kunwari umubo. Naintindihan niyo? So, may hawak siyang kutsilyo yung gumawa para matakot ang bata. Ginano niya yung buhok niya. Ginano. Tapos, it's very clear naman nung hinawakan ko yung bata. Nagdi-dress siya ng babae, di ba? Okay. Hindi ka ba binuhusan ng tubig? Hindi pinakita sa'yo yung drum? Timba, hindi. Ito lang yung kutsilyo. So, malinaw, kuya. Ang ginagawa sa kanya nung bata, sa bata is itong drawing ng bata, malinaw na nagpapakita kung nagdi-dress siya ng pambabae siya ngayon, tapos kung mahaba yung buhok niya, baka ginano niya yung buhok niya, nakatakip yung buhok niya sa mukha niya, no? Tapos kunwaring mumu siya, kunwaring mumu nga, tapos may hawak na kutsilyo, siguro eto may nakita. Okay. Handa ka na, ate? So, ito yung drawing ng bata. Ayan. Sa drawing niya is babae. Tapos, yung buhok is nakatakip sa mukha. Tinanong ko yung bata kung ano ang hawak niya. Ang hawak daw niya is kutsilyo. Ready ka natin? Tinatawagan ko ang presensya ni. Kung may gusto ka mang sabihin, gamitin mo ang aking mga baraha. Tulungan mo ko, tutulungan kita. Kuha ka ng isang card, ate. Tatlo. Ready ka na.
Kuha ka atin ng 7 cards of total, lagay mo dito. Huwag ka magmadali ah. Pag may jack dito ate, anak yun na yan ha. So ikaw to. Kung mapapansin mo, nag-itim ka, so ibig sabihin, sadness. Ayun na siya. He's willing to communicate with us. Okay? Kita mo sa akin kung anong ginawa sa'yo. Kuha ka ngayon atin ng 9 cards of total. Lalaki may gawa. Ate, may tanong ako, nung nag-stay siya dito, wala bang nawawala ng mga gamit? Pera? Meron, nawawalan ako ng pera, te, pero hindi naman ganun kalaki. Hinihayaan ko lang siya. Siya ka gamit niya. Kasi may nakuha daw mga pera to eh. Tsaka gamit. Yung gamit feeling ko nagbibisyo to. Opo. Kasi ano eh, dark dito. Kung mapapansin niyo, puro money siya. Parang, like for example, maglalagay siguro ako ng barya or mga sukli-sukli, maring nakukuha niya. Tapos may nakuha siyang gamit. Anong nawalang gamit sa inyo, kuya? Sinusuot niya po yung mga damit niya. Ah. Pajama, damit niya, damit ng anak kong lalaki. Yung pera ate. Sa cabinet. Nag-aaway kami kasi nawawalan ako ng pera. Parang ikaw ang kumuha. Hindi, parang ako lang sinasabi niya na parang hindi lang siya maano niya. Ah, so parang... Hindi lang siya mapayag. Parang inaano lang yan na... Parang nagsisikreto na lang kayo mag-uusap. Pag natatanong ako, ikaw ba kumuha ng pera ko dito? Bakit nawawala na naman ako? Parang naririnig niya, te. Pero kami ang nag-aaway. Revelation to. Hindi ko nakita to nung unang binasahan tayo. So, eto... So, yung pambisyo nga ako niya. Medyo kinikilabutan na ako. So, ang revelation dito, buti hindi rin to nagtagal sa inyo. Kasi kung hindi, baka malakihan na rin yung kukunin sa inyo, no? So, ang pinakita dito... itim kasi, so may mga nakuha ng mga pera to sa inyo kahit pa konti-konti. Kartatlo. Kuha ka ng 12 cards of total.
bad luck card. Ang bigat ng ginawa sa anak mo. Ayan na, Jack. Kanina nakatabi ang bad luck card. So, hindi sakit ang pagkamatay ng anak niyo. Pinatay yung anak niyo, kuya. Dual personality. So, kung mapapansin niyo, lalaki, babae. So, ano ibig sabihin nun? Bakla. Bakla. Bilisan natin kasi ito ay balak lumayo. Ibig sabihin, maaaring magtago to. Kasi ito ay travel and distance. Actually, yung anak niyo ay hindi namatay sa sakit. Sakit sa puso. Hindi siya pinatay talaga ang anak niyo. Subukan ko pong tumawid. So, kuya, pinakita ko sa inyo ang apat na alas. Ace of Heart, Ace of Diamond, Ace of Flower, and the Bad Luck Card. Tumabi ang Bad Luck Card sa Jack. So, ibig sabihin, hindi niya tanggap yung pagkamatay niya. Madami siyang suffering. Pwede po ba akong bigan dito? Susubukan kong tumawid. Unyan. Tinuklog niya unyan. Tumihil ka! Hindi ka nila marinig! Wala sila dito! Ubalin mo shot mo! Ubalin mo! Tatawid akong kasama ka. Ipakita mo sa akin ang mga ginawa sa'yo, ang mga pangyayari. Tatawid ako.
ipunan. Tinaklob yung unan. Hindi ka nila marinig! Wala sila dito! Ubalin mo shot mo! Ubalin mo! Ginagawa biro-biro pa. Hindi niya masabi-sabi sa inyo kasi baka tinatakot yung bata. Pero nung naramdaman ko yung puwersa niya, para siya nakainom na sabog. So, nung gabi na yun, umatin pa siya ng party. Birthday niya?
Ay! Sumuwi pa siya. Hindi na namin siya pinapauwi. Pero umuwi pa rin. So, possible na gumamit yun. Pinipit niya. Lamig ng kamay ko. Hindi ba napicturean kung ano ang huling katabi ng bata dito? Hindi na ba? Hindi na ba? Hindi na ba? Pagdating namin pala sa baba na. Pati yung mga unan? Hindi na ba niya? Hindi ko matanggap minulas siya yung anak ko. Ang gagawin natin, mag-file tayo ng kaso. Nag-file na kayo. Kinabukasan po, kumilos na kami. Sinalaman na namin talaga kung ano yung kinamatay eh. Sinuuna talaga mo, siyempre, wala kami kaalam. Kung alam nga lang din po namin ganun yung nangyari sa amin, hindi na namin din nakapasin. Ginawa na ng Soko. Nag sa process na po. Pero yung maras na lang sa mali-age child abuse, ongoing to. Ongoing to. Hindi ko siya nakita. Baka ipinalabas siya. Hindi ko siya nakita. Dalawa lang yung nakita ko. Nung binugol ba siya, hindi sumagi sa isip yun. Nung after na lang po ng mga pasyam na parang nagkatagpid, dahil na nga na. Dahil po sa kanya. Dahil sa kanya. Kasi po bigla na lang nagwawala. Sumapo. Takot siya sa timbang ni tubig. Tinatakot niya yan. Sabi niya, kuha ko daw siya ng kutsilyo at saksakin ko na lang daw siya. Kumukuha na siya ng kutsilyo. Kumukuha. Eh, mismo siya tumatakot. Isipin mo, ganyang edad na bata. Yung mga po, kakaawa. Mga ilang araw na mamatay ang kuya niya, iakyat ko daw siya doon sa kwarto ng kuya niya. Tapos kuha ko daw siya ng kutsilyo at saksakin ko lang daw siya para makasama siya sa kuya niya. Hindi, tinakot yung bata. Tinatakot nga daw siya. Baka pag magsalita siya, saksakin siya. Yung ang ano, yun. Tapos pag-ising daw nila, yun ang sinasabi, hindi na kayo mahal ng papa at mama niyo. Kakawa nga po yun. Sinasabungan ko ng sarili, kinakagat ang katawan niya, ang mga kamay niya. Akala nga po nung namin noong may umaano sa kanya, baka na po. Tapos takot siya humawak sa timba. Baka nga tinatakot eh. Tapos nag-ano siya, bawat ano niya, titingin siyang ganyan. Di ba siya nakiusap sa bakalati? Nakiusap sa tiwag. Inikot ko yung bahay niyo, kuya. Pinakaramdaman ko kung saan siya. Andito siya. Doon, hindi tumayo yung mga balhibo ko. Pinasok ko lahat ng kwarto.
Pero pagdating dito na side, nakita naman nila ate, nagre-react yung katawan ko. Kaya wala po kami nakita naman sa katawan niya kasi ganun po pala yung ginamit. Unan ang ginamit ko eh. Hindi niyo tinignan yung sa likod niya. Wala nga kami inilip na... Ang bigat kasi niya eh. Kumutin ko, hindi atakin sa puso ang bata, not unless kung stress ang bata. Not unless kung pinapagalitan nyo. So, ang pinaramdam sa akin, mga quarter to one, doon nangyari yung lahat. Kasi tumawag mo sa amin, ay sa iba pa malamin na lang, mga four niya. So, mga four niya sinabi? Sa iba pa namin na lang, sa driver. Hindi so, kami ang tinawag niya, kaya nagdutan na kami. Pero pag kailangan niya ng mga sa bahay, pakontak naman yung kami kami. Yun na, ano natin kami. Doon pa lang dapat nagduda na kayo. Kaya pala kasi nang kakaano lang yung pagtawag sa akin. Basta ang katawan niya, siguro isa't kalahating oras na siyang patay dito. Mga dalawang oras, mga ganun. Sabi niya po, asan yung violet mga doktor? Wala na. Walang sinabi ang sa hospital kung sinong kasama, anong ginawa. Ano nakalagay sa death certificate ko? Undetermined. So hindi alam. Kasi nga, nung dinala doon, dead on arrival na si kuya. So, hindi siya atake talaga sa puso. Basta ate, lakasan mo loob mo ha. Kasama ako sa laban ninyo.